maniwala kayo sa akin. Pangalawang beses pa lamang si Dinalaw, ay sinagutan niya ako. Tama ka na. Puro kayabang. Bakit? Anong akala mo sa akin? Sinungaling? Bueno, hindi ba? Kung sana'y kasing gandang lalaki mo si Tony, maniniwala ako. Ang gaspang ng mukha mo eh. Oy, Carpio. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko, huwag. Pero huwag kang mag-iinsulto. Hindi ba totoo? Magsalita ka, Tony. Huwag niyo nga ako sama sa usapan niyo. Pareho kayong luko-luko eh. Doon na nga ako at baka may makausap pa akong matinu-tinu sa inyo. Oh, huwag yan. Yung banda rin itira mo. Mahusay kang tumugtog ng piano, Raul. Kaya lang, bakit ba palaging yan na lang ang tinutugtog mo? Siguro, may kaugnayan sa buhay mo ang piyesang yan, ano? O kaya naman, yan ay nagpapaalala sa'yo ng isang bagay na hindi mo makalimutan. Teka, alam ko na. Alam ko na. Umibig ka nung araw, ano? Pero nasawi ka. O di kaya naman, meron kang kasintahan. Ngunit, siya'y namatay. Pero hindi maaaring mangyari yan eh. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Ano bang talagang kahulugan niyang pyesang yan? Sabihin mo, kami hiya. Ang totoo niyan, Tony. Ano yun? Sabihin mo. Ito lang ang pyesang nalalaman kong tugtugin. Sandali lang. Ito na naman ang bolero. Huwag kang mag-alala, kung bahala dyan. Ano ba, Tony? Dencio. Hi, Jess. Bakit mo iniwan sila pangan? Alam mo naman ako, Dencio, eh. Wala akong tiyaga makapag-usap sa mga taong luko-luko. May pinag-aralan ako, eh. Ah, tama-tama ang pagkalapit mo sa amin. Tsaka alam mo naman, eh. Pag makikipag-usap din lang ako, kung gusto kong pag-uusapan, eh, yung mga bagay na may mga laman. Laman? Oo. Gaya halimbawa nung tinapay na may palaman? Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, yung mga bagay na may kahulugan. Kahulugan? Ah, hulugan! Ay, ito. Itong suot ni Jess, hulugan yan eh. Hindi pa tapos ang bayad niyang kay Aling Maria. Hindi yan. Wala akong pakialam dyan eh. Ang ibig kong sabihin, yung ano eh, yung... Ah, ano? Oo, yung ano. Ay, loko talaga si ano. Ano yan eh? Kwan yan eh. Hindi, teka muna. Gulo-gulo mo naman eh. Ang ibig kong sabihin, yung kwan. Ah, kwan. Anong kwan? Takwan! Makatulog na nga. Sabi ko na sa iyo kung bahala kay Tony. Bakit pati ito? Ibinisto mong hulugan. Eh, parang nga umalis siya. Ang bihira ka naman din, Joe. Jess, ano bang kakilala niya si Raul? Hindi pa naman gaano. Nagpresenta siya sa akin, kaya inirekomenda ko naman. Alam mo, may kaya sa buhay ang pamilyang yan. Saan mo na naman nasagap ang balitan yan? Ito naman, walang ka panipaniwala sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? Isa ka rin bulero. At saka, puro kakalukuhan. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Para patunayan ko, meron ka ba nakikilalang mahirap na taong marunong tumugtog ng piano? Marami. Marami ba? Oo. Eh, tungkol naman sa'yo, matagal ka na ba rito sa Mina? Dito ako pinanganak din siyo. At para sa akin, ang trabahong ito ay malaking kaugnayan sa buhay ko. Alam mo, Jess, hindi naman sa ako'y nagyayabang sa iyo, no? Ang pamilya namin ay isa sa kinikilalang pinakamayaman sa aming lugar. Ah! Oo! Oh, sa Tundo!
Ang dami namin pala isdaan dyan. Sa Tundo? Oo. Oh, sa Malabon, amin ang pinakamalaking sugar plantation dyan. Ah, ganun. Kaya matulog ka na para mag-umpisa tayong maaga bukas. Pampira naman ito si Jess, oh. Patungo sa lumang lakusan. Pero hindi ko mapanganib, John. Talaga? At natitiyak kung meron ng mayipid doon. At pati mga kasama natin sa labas. Hindi tatangkay magdadong.
Sir Man, kayang-kaya natin to. Lakas ang lalo mo. Huwag na kayong magsalita. Miski sino sa inyo, lalo tayong maubusan ng hangin. Pag gumabong palabas. Ikaw.
Inamin mo ito. Alam ko ang pinagdaramdam mo. Meron kang mga kaibigan na saktan at nasawi. Ngunit, ano pang magagawa natin? Ang mabuti magpahinga ka muna. Kami nang bahala dito. Salamat. Sir Rosario. Ako po ay nagpapasalamat sa tulong ninyo. Sampunan ninyong mga kasamahan. Wala kang dapat pasalamat. Ang isa sa mga layunin ng aming samahan ay ang pagkaon. Ginagawa na namin ang aming ito. Veronica? Veronica. Maiwanan ko muna kayo ko, Sir Rosario. Ano yung Sir Rosario? Magpahinga ka na. Ikaw ay pagod na pagod na. Hindi mo ako nakakaramdam ng pagod. Nadala lamang ako sa kanilang mga panaghoy. Sa hapi at kirot ng kanilang mga sugat. Amin na yan. At magpahinga ka muna. Salamat sa kape. Walang anuman. Ikaw man ay pagod na rin. Ako naman magtatanong sa'yo. Bakit hindi ka magpahinga? Yan din ang sabi sa akin ni Sor Rosario eh. Veronica, kung... Paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig kong tinawag ka ni Sor Rosario. Pangalan mo? Raul. Matagal ka na ba nagtatrabaho dito sa mina? Matagal-tagal na rin. May tatanong nga pala ako sa'yo. Sino sa inyong tumutugtog ng piano? Alam mo eh, madalas na yung madinig yun sa kumbento kung gabi. Ako. Yan ang libangan ko pagkatapos ng trabaho. Veronica. Sa pagkakataong ito, ibig kitang pasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa akin, mga kasamaan. Maiwan na muna kita.
Wala ba kayong napupuna kay Raul? Ano na pangulang kakibu-kibu yan? Eh, baka naalala na akong yan. Yung nangyari sa atin nung isang araw. Ate, isa ko na. Wala na yun. Tama na yan. Puro mali naman ang mga pinag-uusapan niyo eh. Mandar ka na naman. Esyo, psychology. Psychology ginagamit dyan. Hmm? Kaming nag-aral ng psychology ay nalalaman namin kung anong iniisip ng isang tao at kung anong kanyang gagawin. Besyo, alam ko kung ano iniisip mo ngayon. Ano? Iniisip mo kung bakit si Raul ay walang kibo. Ba? Di ba? Paano mo nalaman? Psychology. At ikaw pa nga, alam ko rin kung anong iniisip mo ngayon. Ano? Iniisip mo kung bakit ko nahulaan ang iniisip ni Besyo. Hindi ba? Ako. Anong iniisip mo? Kaya-kaya. Napakadali. Iniisip mo kung paano mo ako kukontrahin dahil hindi ka naniniwala sa sinabi ko sa kanilang dalawa. Hindi yan ang gusto natin malaman. Ang pinag-uusapan natin kung ano-ano iniisip ni Raul. Hindi yung mga iniisip niyo. Yes. Kung tungkol din lang kay Raul ang pag-uusapan natin, yan ang pinakamadali. Makinig kayo. Kapag ang isang tao ay laging walang kibo at laging nag-iisip at hindi nakikihalubilo sa kanyang mga kasama, isang bagay lang. Ano? Umiibig. Umiibig? Oo. Eh, hindi naman marunong umiibig ng tao yan eh. Di ba, Jess? Oo. Pangalawa, wala naman tayong babaeng nakikita rito. Di ba, Jess? Wala nga eh. Anong sasabihin mo, psychology? Palagay ko, manila kayong Tony. Yan ang hirap sa'yo, pangan eh. Nawawala ka na ata ng kumpiyansa sa akin eh. Ako ba'y may nasabi na sa'yo mali? Wala pa nga eh. Kita mo na. Tony, tingnan nga natin ang sinasabi mong psikolohiya. Hulaan mo nga kung anong yun ang iniisip ko. Napakadali. Alam ko. O ano? Iniisip mo na kami ay patulog kita. Ba't mo lang? Inaantok na kami. Matutulog na kami. Di ba? Tayo na. Kompleto na ba ang mga taho natin? Kompleto na. Tony, dito ang gulo-gulo eh. Eh, tinitignan ko yung pagpasok eh. Ayan. Talagang mahirap na makakita ng buhok na tulad na sa'yo. Ang ganda-ganda. Ibang-iba talaga eh. Ayos na ba? Oo. Medyo kuwanin mo pa dyan sa bandang kanan na yan. Ayan, naku. Ang ganda talaga. Ayos na? Oo. Ba, teka-teka. Ito, dito. Medyo naplisan mo ng konting pag gano'n, ha? Dahan-dahan lahat. Baka masira. Dahan-dahan. Ayan, ako. Ang gara talaga, oh. Ayos na. Ayos. Teka-teka. Lagyan natin ng konting kadena di Amora. Para ang gandang lalo. Ayan, nakita mo ba? Tika mo. Uy, sobra na yan. Kahit, na pa, kahit ano pa ang gawin mo kayo sa buhok mo, yan na rin ang labas na mukha mo. Aba, pangan. Ang
insulto, iniinsulto ka, iniinsulto ka. Iniinsulto ka, Pino, ha? Akala mo, kahit na malaki nga, lalabanan kita. Kaya-kaya, kaya-kaya yan. Walang kalaban-laban, kaya-kaya yan. Baka gusto mo subukan ng kaibigan ko. Eh, di subukan. Aba! Kaya-kaya. Halika, dito tayo. Dito tayo, halika. Dito tayo, halika. Dito tayo. Halika. Kawawa naman si Pangan. Lalo ko na naman ito, ni. Hindi niyo ba sila awatin? Pabayaan mo sila. Total, matagal pa naman ang timing natin. Kalaban-laban niya, naku. Kaya-kaya mo. Dito tayo, dito. Kaya. Basta tatandaan mo na yung sinabi ko sila. Huwag mo kakalimutan yung kaya-kaya mo yan. Ha? Walang kalaban-laban niya, naku. Isang tira lang dyan. Oh! Eh, baka na ko, baka gusto niyo pumusta. Oh! Eh, dito! Ito ang dami, oh. Sabi ko siya, maniwala ka lang sa akin. Nakikita tayo ng malaki. Atin mo na. O siya, atin tayo, ha? Isa sa'yo. Isa sa akin, ha? Isa sa'yo. Isa sa akin. Balita. Makinig kayong lahat. Tumanggap kami ng patalastas na opisyal buhat sa Maynila na ang Pearl Harbor ay pinomba ng mga eroplanong Hapones sa ganap na ikapito at kalahati ng umaga, kapito ng Disyembre, oras sa Hawaii. Inuulit namin, ang Pearl Harbor ay pinomba ng mga eroplanong Hapones sa ganap na ikapito at kalahati ng umaga, kapito ng Disyembre, oras sa Hawaii. Ito ay nangangahulugan na sumiklab na ang digmaan. Ang binaan ay pansamantala nating isasara. Ang sinumang may gustong umuwi sa kani-kanilang bayan ay makaalis na ngayon. At ang lahat ng nagnanais na maging kawal ay magpatala ngayon sa ating tanggapan.
pambataan ay naging katulad ng lumulubog na araw. Unti-unting naglalaho ang kanyang gising. Napapawi ang kanyang pag-asa. At ang nadarama ay ang buntong hininga ng lumalaganap na kadilim. Sa ating mga kawal ay wala nang lalalabi kundi ang tibay ng kanilang mga puso. Hindi nagbabago ang kanilang pananalig. Nakahanda pa rin silang makipaglaban sapagkat nalalaman nilang ang kanilang ipinakikipaglaban ay hindi lamang kapakanan ng bayan, kundi simulain ng demokrasya at paglayo. Subalit ano ang halaga ng simulay? Ano ang mangyayari sa tibay ng puso? Kung ang lakas na nagtataguyod sa pakikipaglaban ay pinahihirapan ng gutom, pinanghihina ng sakit, at pinanglulumo ng kawalang pag-asa. Ipinasya ng mataas na pamunuan sa bataan, nagawin ang lahat ng paraan upang masugpo ang pananakop ng kalaban. Ang alaala ng pataksil na pagsalakay sa Pearl Harbor ay sinisikap na may paghiganti sa ating bayan. Nagtatag ng mga pangkat ng gerilya at mahigpit na pinagutos na sikaping ang mina ng ginto ay huwag mapasakamay ng mga Hapones. Ang mga minahan ng ginto ay lubhang mahalaga sa layunin ng digmaan. Yan ang dahilan kung bakit ang mga gerilyang sina Walter Cassing, Coronel Nakar, Major Horan at Major Volkman ay nagtaguyod ng mahigpit na pakikipaglaban sa mga lalawigang bulubundukin. Ang lungsod ng Baguio ay nasa kamay ng mga Hapones. Subalit, ang mga bundok at kagubatan ay hawak ng mga gerilya. Dito'y pinagpapatuloy nila ang diwa ng magiting na pagkipaglaban na una nilang ipinamalas sa larangan ng bataan. Walang kalwalhatian sa buhay ng isang gerilya. Ang lahat ng kanilang sandali ay nakaukol sa ganap na pagpapakasakit. Hindi sila umaasa sa anumang papuri o gantimpala. Hindi nila alam kung ano ang kinabukasan. Kung sila'y mabubuhay. Kung sila'y mamamatay. Subalit, kailangan nilang magpatuloy sapagkat yan ang kanilang tungkulin. Kung sila'y masawi, tataglay nila ang bantayog ng kabayanihan sa kanilang mga puso. At kung sila'y palaring makaligtas, magiging kaligayahan nila ang paniniwalang sila'y nakapaglingkod sa kanilang bayan. Thank you.
Sabi ko na sa'yo, Vicky, hindi tayo mahalatang suta po niya. Wala ka lang. Harari! Matutulog ko sa anak and my bad! Bakit pa dito pa tayo napadpad sa lugar na ito? Napakaginaw! Gamitin mo utak mo. Kaya tayo dito na destino. Dahil sa kabisadong-kabisado na natin itong lugar na ito. Tama yun! Kapag dito natin nasagupa ang mga Hapon, ha! Nako! Hindi na kayo gagalaw! Ako na lang mag-isang lalaban! Oo nga. Samantala ngayon, magtitiis tayo ng ginaw. Siyado ka naman mariklamo. Magigrilya ka pakatapos. Hindi ako nagrireklamo. Sabi ko lang maginawa. Kung hindi ako nagkakamali, malapit na tayo sa lugar na dati natin pinagtatrabahoan. Hindi ka nagkakamali. Doon sa lugar na yun, nandun ang mina. Pangan, ano kaya itsura ng mina ngayon? Wala bang pinakamagaling dyan eh. Magpasyal tayo ron. Tutal, naririto din lang tayo. Ah, may ulo ka rin pala, no? Bueno, ba't nga hindi natin pasyalan? Pangan, nakita mo si Raul. Sabihin mo sa kanya na kailangan natin na tayo... Bakit ako na naman na isusubo mo? Si Empty ka nakaisip niyan eh. Di siya ang palapitin mo. Teka, teka. Madali yan eh. Sandali lang. Yes? Ano yun? Pero sana akong sasabihin eh. Ano nga yun eh? Yes, ganito yun eh. Tingnan nyo, si Jess na naman ang binobola ni Tony. Kung minsan maniniwala ka sa utak ng batang yan, napakagaling ng bukilya. Bakit? Hindi ba totoo ang sinasabi niya? Binaw! Ayos na! Raul, may hinihiling sana mga bata. Anong hinihiling? Alam mo bang hindi tayo kalayuan sa mina na pinagtatrabaho natin bago sumiklaw ang digmaan? Oo, oh, alam ko. Gusto raw nilang makita muli ang mina. Hindi na iniisip ko kanina. Sabi mo sa kanilang dadaan tayo rin.
ginagawa natin ito ay ang tinatawag sa larangan ng military tactics na diversionary movement. Sa wikang Tagalog ay panlilinlang. Oh, alin ako? Ikaw ang taong wala nang ginawa kundi kontrahin ako eh. Ba't sinasabi na ba ako mali? Ang totoo nga niyan eh. Bago gumawa ng anumang hakbang si Raul, sa akin muna sumasangguni. Bakit? Sapagkat ako lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan sapagkat natin ito. Alam mo, Tony, narating ang araw, yung kayabangan mo yan. Pahamak tayo lahat. Yan ang hindi maaaring mangyari. Papahamak tayo lahat. Pero si Tony, hindi. Yan ang gusto sabihin ni Noel eh. Mapapahamak tayo lahat sa kagagawa niya. Hindi ba, Carion? Oo. Oo, kita mo na. Ultra! Oh, eto pa isa. Humahamos para lamang makinig sa mga sinasabi ko. Maraming tumarating kaya, Paul. Ha? Saan kami? Dito! Raul! Raul! Yung mga Paul, marating!
puno at akong dapat masunod. Ramon, sumama ka sa kanila. Ramon, alis na! Saul, dito ako pinanganap. Dito ako nabuhay. At kung sakaling ako'y masasawi, dito ko na rin gustong mamatay. Kaya ibigay mo sa akin ang pagkakataon na ito. Lumakit ako. I'm Colonel Harada. I wish to speak to whoever is in charge of this place. I'm Sister Rosario, the Mother Superior of this convent. What can I do for you? I'll be brief and direct. One of my platoons made contact with the guerrilla band not far from this place. This place could be a very convenient hiding place. Why are you sure? My suspicions proved me wrong.
assure you that your rights will be respected. Very interesting. Very interesting. I cannot deny that this is blood. Then my suspicions are correct. This will explain everything. I cut myself while I was tending the flowers. What you say may be true, but we'll have to search your place. My first time to be inside a convent. How old is this? This was founded in 1990. What is this? Hmm? Oh, this is our patio. Beautiful flowers. Thank you. What's that? I'm just arranging the flowers. Have inconvenienced you. Thank you very much for your cooperation.
Veronica? Nariyan lang, Sister Veronica. Salamat. Raul? Hindi kita nakilala. Dahil ba sa aking kasuotan? Oo, dahil... Noong una mo ako makilala. Ako'y isang postulanta pa lamang. Ang kasuotan ng isang postulanta ay naiba sa isang nobisyada. Bakit? Anong kaibahan nun? Ang isang postulanta ay naghahangad pa lamang na mapalapit sa kanyang panata. Ang isang nobisyada ay tumutupad na sa kanyang pangako. Pagdating ng araw at siya'y maging karapat-dapat, siya'y ikakasal kay Jesus. Kamusta naman ang mga tauhan mo? Tatlo sa amin ang sugatan. Ang isa sa kanila ay labis kong inaalala. Malubha ang kanyang kalagayan. Itadalangin ko ang kanyang kaligtasan. Kinatawag na kami. Diyan ka muna, ha? Alis na namin ang balat na lapatan na ng lunas ang kanyang sugat. Balit, napakataas ng kanyang lagnat. Sa palagay ko'y kumakalat ng infection sa panimbong katawan. Napakarami na ang dugong nawala sa kanya. Bro, hindi pa ba tayo makakaalis dito? Kailangan niya ng doktor. Kung lumakad na tayo, may tsere na inaalala ko. Anong nararamdaman mo? Pangan, ito si Raul. May tinatanong siya sa'yo. Pangan. Raul? Ilang kwenta yan? Tapasan mo ang loob mo. Kayang-kaya mo yan eh. Oh,
paninervyosin. Sugat lang yan eh. Makita mo, bukas lang eh, malakas ka na. Oo, ikaw lang eh. Kayang-kaya mo yan. Matutulog. Ikikwentuhan pa tayo eh. Anong gusto mong kwento ko sa'yo? Pangan? Pangan? Pangan! Nabalitaan ko ang nangyari. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong kasama. Hindi siya dapat mamatay. Dahil na sa mga sandaling katulad ngayon na kinakailangan ng ating bayan ng kanyang paglilingkod. Nalalaman ko ang tamtami nagpapahirap sa iyo. Kaya dapat mong magunita na may mga kalooban ng Diyos na kung minsan ay hindi maunawaan ng tao. Tayong mga nilikha ay may kani-kanyang hanggahan. At sa bawat pangyayari, ay may nasusunod na dahilan. Maaari mo lang akong maunawaan kung naranasan mo mawala ng isang kaibigan. Ikaw ba'y nawala ng isang mahal sa'yo? Ang kamatayan ay hindi nangangahulugan ang katapusan ng lahat. Iyan ay simula lamang ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat nating tanggapin ang kalooban ng Diyos. May ituturing mo bang isa rin kalooban ng Diyos na sa tuwing napapaharap kami sa kagipitan at nangangailangan ng tulong, ikaw ang palaging dumadamay sa amin? Ako isa lamang nilikha na binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na makatulong sa kanyang kapwa. Kung anong tunay na kahulugan ng mga pangyayari, ay hindi ko pa rin nalalaman. Pagkatapos na mamatay ng isang tao, at sa kanya maaring malaman ang katotohanan, sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Veronica, isa bang kamalian na ilihim ng isang tao ang katotohanan? Ang katotohanan ay hindi maaring ilihim kailanman. Subalit ang katotohanan ng binabanggit ko ay hindi maaaring maipagtapat. Bakit? Anong katotohanan ang nasa isip mo? Ang pag-ibig ng isang tao sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa ay isang tuntunin dapat nating sundin. Wala tayong dapat ipangamba, lalo na't kung ang pag-ibig na yan ay tapat, malinis at dakila.
sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Gayunpaman, ang pag-ibig na sinasabi ko ay mananatili na lamang isang alaala. Bakit? Ang pag-ibig na iyon ay alaala ng isang lalaking umibig. Nagmahal. At ang napagkukulan niya ng pagmamahal, balang araw, ay hindi na maituturing nakabilang sa mga nilikha sa daigdig na ito. Sandali lang, Raul. Marami pa akong gagawin sa loob. Veronica? Veronica, maaaring tayo hindi na magkita pang muli. Kaya nais kong sabihin sa'yo, ang pag-ibig na tinutukoy ko ay ikaw. Patawarin mo ako. Hindi ko malaman kung ako'y nagkakamali o hindi. Subalit, hindi ko na maililihim pa ang katotohanan. Tuloy ka, Veronica. Maupo ka, Veronica. Bakit, anak? So, Rosario, kung ako po'y nasa kadiliman, tulungan po ninyo ako upang magkaroon ng liwanag.
Kung ako po'y nawawalan ng pag-asa, buhayin po ninyo ang aking kalooban. Ako'y naririto bilang isang ina na maaari mong pagtapatan upang ikay aking matulungan. Anong lumiligalig sa'yo? Nadarama ko po na ako'y nawawala ng sapat na lakas upang kampanan ang aking panata. Ang puso ko ay nahahati sa ibinubulong ng aking damdamin at sa itinuturo ng aking isipan. Nais ko po sanang sabihin na ang damdamin nagpapahirap sa aking kalooban ay isang pagsubok lamang. Subalit, ako'y magiging sinungaling sa aking sarili. Sapagkat hindi po yan ang katotohanan. Si Raul bang dahilan? Ang isang panata o pangako ay maaaring magbago kung ang mga pangyayari nagbago na rin. Mahalaga sa isang nilikha ang maging tapat siya sa kanyang sarili sapagkat walang maaaring mangibabaw sa katotohanan. Ngunit ang katotohanan ito'y napakapait. Paano natin malalaman ang mga bagay na matamis o mapait sa buhay kung hindi natin haharapin ang katotohanan? Tayo binigyan ng Diyos ng kani-kanyang hanggan at nasa kanyang kamay ang ating kapalaran. Ito nga kaya ang tunay kong kapalaran. Ang tumalikod sa tawag ng Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay nagagawa sa maraming paraan. Natitiyak ko sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa taong iyon ay lalong higit na makapagsisilbi ka sa ating Panginoon. Ang ibig ninyong sabihin ay malaya kong masusunod ang ibinubulong ng aking damdamin. Malaya mo ring masusundan pati nang itinuturo ng iyong isipan. Sundan mo ang iyong kaligayahan. Rosario. Ano yun, anak? Magpapaalam na ho kami sa inyo. Aalis na kayo? Oo. Hindi ba, anak, mapanganib ang kayo maglakbay sa mga oras na ito? Hindi tayo makakasiguro na walang tanod ng mga hapon sa paligid ng kumbento. Yan ay isang bagay na kailangan namin pagsapalaran.
hindi kami maaaring manatili dito na matagal. Dahil sa hanggang kami ay naririto, kayo rin ay nalalagay sa panganib. Alalahanin mo, anak, na kami man ay may tungkulin sa ating bayan. Labis-labis na ang nagawa ninyo, Sir Rosario. Kaya lubusan ako nagpapasalamat sa inyong tulong. Magpapaalam na ho kami sa inyo. Patnubayan kayo ng Diyos, mga anak. Kaya ka na ba ngayon, anak? Opo, Sir Rosario. Opo. Sundan mo siya. At pagpalaing kayo nawa ng Diyos.
ginagawa niyo sa labas? Dito masaya. Para ka namang bago ng bago. Siguro nag-iisip na naman yun. Pa, kailangan niyang isipin. Yaman-yaman na niya. Mayaman nga siya, pero hindi naman maligaya. Sa bagay nga, mayaman, matulungan na tayo lahat. Pero ang hirap, hindi natin siya matulungan. O, eh, paano natin matutulungan? Isa ang problema niya, umibig sa isang... Hoy, kung kayong dalawa'y magkikwentuhan na lamang, mabuti pang kayong dalawa na lang magsayaw. Tara nga siya, eh. Paano? Pasapin ba natin? Lagay ko, mas mabuti. Ha? Oni, sandali lang. Bakit? Sandali lang. Excuse muna. Okay. Baka kailangan nila ng aking psychology. May I have this time? Sure. Miss, hindi naman sa ako'y nagyayapang sa'yo, ano? Dito sa aming bayan, kung merong tapat na tumanggap ng pinakamaraming gold medal, sana naming makausap kayo. Tungkol saan? Kasi hindi naman habang panahon eh, ganyan ka. Oo nga naman, Raul. Tsaka lahat ng tulong, ibinigay mo sa amin. Hayaan mo naman kami makatulong sa'yo ngayon. Ilang taong ka nang ganyan. Pinahihirapan mo yung sarili. Dahil sa pagmamahal sa isang alaala. Carpio, ito hindi isang pangkaraniwang alaala. Ang alaalang ito eh, ay isang lakas na pumapatnubay sa aking buhay. Hindi ko siya maaaring malimutan. Kung talagang hindi mo siya makalimutan, bakit mo hindi tiyakin ang iyong kalagayan? Oo! Oh, tiyakin mo! Gumawa tayo ng paraan para matapos ng lahat ito. Pumunta tayo sa Baguio. Itong kanilang mga libingan. At kaya namin hindi may lagay ang kanilang mga pangalan. Sapagkat hindi namin alam kung sino-sino sila. At ang mga ulat ng kumbentong ito, ay sinunog lahat ng mga pon. Matapos silang mapasla. May nakilala ako siyang nobisyada. Veronica ang kanyang pangalan. Hindi kaya maaaring siya ay... Nakaligtas. Hindi ko kayo masasagot ng tiyakan. Sapagkat, hindi maliwanag ang mga nangyari dito noong panahon ng apo. Ngunit, ayon sa mga balitang umabot sa amin, walang nakaligtas. Alam nyo, isang bagay ang hindi natin may pagkakaila. Alin na naman? Ang malaking kasaysayang naganap sa buhay natin, sa kumbentong ito. Naalala mo na naman si Pangan. Hindi, wala na yun. Ang ibig ko sabihin, kung hindi dahil sa kumbentong ito, ay malamang napatay na tayong lahat ngayon. Totoo yun. At kung tungkol din lang sa kasaysayan ng pag-uusapan, lalo na si Raul, siya ang pinakamalaking kasaysayan sa kumbentong yan. Ano kaya? May nakuha kaya siyang balita? Ito na pala si Raul eh. Anong balita, Raul? Bumalik na tayo sa Maynila. Carpio, meron ka bang kilalang pintor? Pintor? Marami. Bakit? Sinong pinakamagaling? Sino pa? Gise Mursolo? Tumuli kaya. Dito kayo. Ba't hindi kayo sandali tatawagin ko?
Magandang araw ho. Sila ay aking mga anak. Nagustuhan mo ba? Oo. Salamat. Maupo kayo. Maupo ka. Salamat ho. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Mr. Raul Moreno, Senyor Amorsolo. Anong magagawa ko para sa inyo? Gusto ko sana magpagawa ng isang pintura. Anong klaseng pintura? Paisahe? Komposisyon? Larawan ho ng isang babae. Sa palagay ko'y may panahumpa ko upang makagawa ng isa pang pintura. Bago ko simula ng mural na yung pinagagawa sa akin ni Mr. Lorenzana. Kailan nyo naman gustong ako'y magsimula? Kung maaari ho sana eh, sa lalong madaling panahon. Lalong mabuti. Kailan naman makapaparito yung babaeng magiging modelo ko? Yan ho yung isang problema eh. Wala ho yung babaeng sinasabi ko. Hindi bale. Basta't padala niyo ako ng ilan sa kanyang mga larawan. Yan din ho isa pang problema eh. Wala hong larawan. Wala? Wala ho. Ako ba'y binibiro ninyo, Mr. Moreno? Hindi ho. Ako'y matanda na. Ngunit sa tanang buhay ko'y ngayon lang may nagpagawa sa akin ng larawan ng isang tao na walang pagkukopyahan. Alam ko ng aking hiling ay hindi pangkaraniwan. Kaya ako sa inyo lumapit. Kayo lang makakatulong sa akin. Maupo ka, maupo ka. Ngunit, paano? Sasabihin ko sa inyo ang kanyang anyo. Ang gusto niyong sabihin ay, na ang babaeng yun ay nasa guni-guni niyo lamang. Hindi ho, guni-guni. Siya ay isang katotohanan na nakaukit sa aking alaala. Napakalaki naman yata ng tiwala niyo sa akin. Isang pagsubok. Kung ito isang pagsubok, pumapayag ako. Salamat po, Maestro. Maupo ka, maupo ka. Kung magsisimula tayo, ay magsimula na tayo ngayon. Anong hugis ng kanyang muka? Mang Ikong? Veronica. Magandang araw ho, Mang Ikong. Magandang araw sa'yo. Narito na ho yung pagkain pinaluto ni Senyor Amorsolo. Nasaan ho siya? Narito siya sa loob.
Ipapasok ko na ho doon. May kausap siya eh. Iiwan ko na lang ho dito. Sige, ako magbibigay sa kanya. Sige ha. O, salamat ha. Mang Ikong, kung ano man ho ang gusto niyong pagkain para bukas, isulat niyo lang ho at ilagay niyo sa loob ng tundera. O, sige ho. Ganito ba ang mga mata? Ganito nga ho. Maaari niyo bang lalimang pa ng konti? Ang ilong. Ang bibig iyo. Ang bibig ko ay itaas niyo ng konti.
Siha. Pasensya na ho kayo, maestro, at nagising ko kayo. Na-idlip na ako sandali. Hindi niyo sinasabi sa akin? Pinipinta niyo palang aking larawan? Larawan mo? Oo! Hindi ba ako yan? Inililihim pa ninyo sa akin. Kung nalaman ko lang kaagad, pinakapagmodelo pa ako para sa inyo. Sige ho. Alis na ho ako. Tinihintay pa ako ni Aling Dennis sa baba. Veronica, sandali lang. Siya pala ang aking inilalarawan. Naiguhit ko ang babaeng nasa isip ninyo. Kamukhang-kamukha niya, maestro. Maraming salamat. Alam ninyo, Mr. Moreno. Alam nyo, maestro, kung hindi ko lang nalaman kung paano niyo naiguhit ang larawan na yan, sasabihin ko may nagmodelo para sa inyo eh. Buhay na buhay. Parang ako ang bubuhit eh. Huwag ko kayo magagalit, maestro. Bibiro lang mo yan. Hindi kayo dapat magtaka kung gumanda mo ng larawan nga. Yung mga kamay ni Maestro may buhit eh. At Maestro, hindi lang. Alam ninyo, kanya naging kamukhang-kamukha na nga sa larawang yan. Ang babaeng nasa isip ni Maestro Moreno. Dahilan sa meron akong... Alam na ho namin yan, Maestro. Ang pag-usapan ho natin ay yung tungkol sa akin. Palagayin nyo kaya eh, kung magsisimula akong mag-aral ngayon eh, matututo pa akong umuwit. Ay, wala ka ng pag-asa, Tony. Bakit naman? Bata pa naman ako ah. Mesto, sabihin nyo nga sa kanila, na kung ako'y magsisimula mag-aral ngayon eh, darating ang araw na tatanyag din akong katulad ninyo. Ang totoo? Oo, oh, ito nyo na. Ito to. Si Mesto ko mismo nagsasabi sa inyo. Aba, happy na nalang si Mestre sa kanyang sasakyan. Ah, okay. Wow. Kailangan. Pagpipinta. Para sa'yo naman. Kasi, matagal mo yung pangarap talaga yun. Ah, ito naman. Ito naman. Ito naman. Ito naman. Baka ako ang naman yung matagal yun sa pagpipinta. Ang nila yan.
Magandang araw po, Maestro. Magandang araw din, Iha. Ito ang pagkain nyo. Si Mang Ikong, ho? Bumili ng uli, ho. Ah, pa paano, ho? Iwan ko na ho ito dito. Tutuloy na ho ako. Iha, sandali lang. Maupo ko muna ron at may pag-uusapan tayo. Bakit ho? Ano ang pag-uusapan natin? Alam mo, Iha, nang minsang maupo ka riyan upang ayusin ko ang aking pintura, ay may napansin ako sa iyo. Bilang isang pintor ay nakikita ko sa mukha ng isang tao ang nilalaman ng kanyang kaluluwa. Huwag kang magdaramdam kung sabihin ko sa iyong nadarama ko ang kalungkutang natatago sa iyong buhay. Binibiro niyo ako, Maestro? Hindi, Veronica. Sa katotohanan, ay nagtataka ako sa iyo. At tagal na tayong magkakilala. Ngunit kahit minsan, ay hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol sa iyong sarili. Anong dapat kong banggitin? Tayo ay may kasabihan na ang kabataan daw ay bulaklak ng pag-ibig. Sa buong buhay mo, hindi mo ba naranasan ang pag-ibig? Ako'y umibig na rin. Ngunit ang pag-ibig na natutuhan ng aking puso ay nakaukol sa Diyos. Pumasok akong isang gustulanta sa isang kumbento. Sapagkat mula pa sa aking kamusmusan, ay wala na akong naging ibang pangarap, kundi maging isang monga. Pangunawa ay niloob na ituro sa akin ang ibang uri ng pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig sa isang nilalang. Subalit ang pag-ibig na ito ay may tamis at pait. Higaya at luha. Luwalhati at talamhati. Ipagpatuloy mo, Iha. Anong nangyari sa iyong pag-ibig? Ang lalaki na totoo kong mahalin ng labi ay una kong nakilala bago magkadigma. Ang huli naming pagkikita ay nung panahon ng digmaan. Buhat noon ay hindi na kami nagkita pang muli. Ngunit matibay ang aking pag-asa na kung ito man ay isang pagsubok, ay nakahanda akong pasanin ang krus na ito hanggang sa kabilang buhay. Napakalaki ng pagmamahal mo sa taong yun. Opo. At kung totoong sa kabilang buhay, ay may tinatawag na pag-ibig.
ang aking pag-ibig ay hindi makakakilala ng kamatayan. Diyan kita pinupuri, Veronica. Nalalaman mo ang kabanalan ng pag-ibig mo. At nakikilala mo ang kadakilaan ng pagmamahal. Ang ganyang uri ng pag-ibig ay hindi mabibigo. Maestro, hanggang ngayon ay hindi niyo pa sinasabi kung sino nagpapinta ng larawang kahawig ko. Ang sasabihin ko sa iyo ay isang bagay na dapat mong malaman. Hindi ako ang gumuhit ng larawang iyong kahawig. Hindi ang aking kamay. Ang aking kamay ay inakay lamang ng alaalang hindi lumimot sa isang gunita. Ang tunay na lumikha ng pinturang iyon ay isang dakilang pag-ibig. Hindi ko kayo maunawaan. Sa iyong pag-uwi, iha, magdaraan ko sa direksyong ito. Ang sobring ito ay may lamang tseke. Maaari bang ipakibigay mo ito sa taong nakatira doon? Eh, direksyon lang hong nakasulat dito. Ano ang pangalan ng pagbibigyan ko nito? Basta't makikita mo siya roon, sabihin mong ako nagpadala. Sabihin mong si Amorsolo. Oo. Eh, papano? Di aalis na ako. Mag-iingat ka sana, iha. Oo. Kanilang pagmamahalan ang lahat ng bagay sa ating buhay ay matutulad sa isang nakapintang larawan. Sigurado mong yan na bahay? Aba, ito ang direksyon na nakalagay sa sobre. O sige, puntahan mo na. At ako'y maghihintay na lamang dito. Oo. Dalian mo ha, marami pa tayo rarasinan.
araw po. Magandang araw po naman. Eh, pinapunta ko ako dito ni Senyor Amorsolo. May pinasasolo yung sobre. Pumuna kayo. Mangyundo, sabihin niyo kay Carpio na sikse lang ang konsept nila kanyo. Oo. Raul, mayroong pinapuntan tao rito si Senyor Amorsolo. May dalang sobre, pinasal sobre ni Senyor. Kaya naman kumausap ka nila. Ah. Sobrang pinasasori ni Senyor Amorsolo. Veronica?